if you are new to my channel, please don't forget to subscribe. It's Pinky Vlog. So for today's video, ay nandito na po tayo sa Canada and ayan po, namamasyal na agad tayo, o diba, galang-gala ang lola mo. So ayan nga po pala, pupunta kami dyan sa aking mga ninong at ninang na kung saan nakalagay ang boat nila. Char, nakalagay. So hindi ko talaga maisip kung anong tawag doon. So ayan nga pala ang Georgian Bay. So dyan sila nagpa-park. Oh, yeah. Kasi meron sila dyan nirentahan na parang parking ng kanilang mga yate. O ayan, ang dami-daming yate. So ayan nga guys, ayan ang place. So ang ganda-ganda dyan. Super quiet lang. And sa totoo lang, sobrang ganda ng view. And ma-appreciate mo talaga siya, lalo na pag nandun ka. And ayan na nga ang lola mo. So ayan ang aking hubby na gutom na. Kasi nga, pumunta kami dyan ay before lunch. And medyo late lunch na yung mga ganap. So ayan na nga, nagre-ready na mga people. And ayan ang aking mother. And nag-hi siya sa akin. And ayun na nga, andyan kami ngayon sa yate ng aking ninang, ang aking ninang Marlon at ninang Dayo. And ayan nga pala, Tito June. Hi, ninang! Nakamag-anak din. And ayan ang aking ninang Marlon. So ayan, nagre-ready nga pala siya ng mga kakainit. Actually, ano lang yan, snack lang namin. And kararating lang talaga namin dyan, mga siguro wala pang 1 week. And naimbitahan agad kami. And ayan, syempre, lunch time na. Kain-kain muna. And syempre, pinabilis ko na yan kasi nga ang haba-haba niyan. Diyos ko, aabutin tayo ng next year pa pag ganyan. Pag hindi ko talaga ginanyan yan. So ayun na nga, mga ka-Pinky. Super enjoy, super nice lang. And di pa kami dyan, hindi pa talaga, dyan talaga yung place na pupuntahan namin. May pupuntahan pa kami isa. And nire-ready lang namin yung mga dadalhin namin. Hi guys! Kasi nga, mag-overnight kami dun sa place na yun. And ayan yung mga pinsan. Hi, Hazel! Hi, Kaden! Hi, Kalia! So, ayan sila. Ayan yung isang yate naman ng Ninong Mar and Ninong Aida. As you can see, oh, at diba, dahil, at saka alam nyo yung mga tao dito sa place na to, super ano nila. Si ano tao? Si Ninang? Diba, kunyari kasi maaga pa, so hindi agad sila, alam mo yun, yung magpapaano ng motor ng mga boat nila, talagang kalmado lang, bawal yung magpaharurot, alam mo yun. So, kasi nga, minsan may mga natutulog pa, hindi natin alam, nagparty-party nung gabi, o diba? So, ayan ang nga, mga ka-Pinky, ang view, o diba? Hindi pa yan talaga yung, ano, maraming-maraming boat, pero, as you can see, marami-rami na rin, in fairness. Kasi iba, nilalagay nila sa dinadaong nila, o diba, Tagalog na Tagalog, dinadaong nila. Dinadaong nila sa ano, sa Pampang pag winter na. Kasi ngayon summer sa Canada. So ayan ang mga gawain ng mga walang magawa. Char. Ayan ang mga gawain ng mga senior citizen. Char. Hindi naman, syempre. Ano lang yan, mga yan lang kasi ang time na pwede nilang igala ang kanilang mga sasakyan. And ayan ang mother ko again. Super grabe niyang sinasabi. O ayan, hayaan niyo siya magsalita. Okay. Na, hindi na inabot. Hindi na inabot nung natabunan na ng voiceover ng lola mo. So, ayan ang ninang. Ayan nga pala yung boat naman ng aking sister. Hi! And aking brother-in-law. So, ang ninang ko ang nagde-drive kasama si Tito June. And ayan, tingnan nyo kung gaano lang siya kahinahon i-drive. Kasi nga, baka may mga tao pang natutulog sa part na yan. So, hindi muna tayo hindi nila pabibilisin yan. And after that, kung makikita nyo, dun sa kabila ng bahay na yan, yung bahay na yan, dun palang medyo pwede na, kasi ano na yun eh, parang, kumbaga sa atin, palaot na yun. Oh, diba? Palaot? Nakakaloka. Oh, ayan ako. Oh, diba? Sunog na. Anyway, hindi naman ako maputi. So, ano pa bang ina-expect, diba? So, ayan na nga, ang dala-dala namin is, syempre, yan, yung boat na yan, ang naghihila ng ano kasing tawag dyan? Jet ski. Ang naghihila yung boat ng Ninong Marco kasi yung amin. Bali, pagbalik kami naman. So, kasi hindi ka pwedeng pag mahila kang ganyan siya, hindi ka pwedeng magpabilis kasi nga baka tumilapon yung jet ski. Jet ski? So, ayun na nga mga ka-Pinky. Dahan-dahan lang yan kasi nga hindi pwedeng ganarn. O, ayan na. Ayan yung mga boat. Sobrang ganda talaga yan sa Georgian Bay as in. At saka ang babait ng mga people, ganarn. Ang ganda-ganda ng view. Kanina ko pa sinasabi, bilangin nyo yung view. So, ayan na nga mga ka-Pinky. Ayan na yung mga makikita nyo dyan. And paalis na kami. And kala ko talaga ganyan lang yung ano, nung una, yung pagda-drive ng ninong ko. Akala ko ganyan lang, kalma lang.
walang ano, walang eme, kumbaga dahan-dahan lang. Pero paglipas pala nun, meron pala talagang ganun na akala mo doon sa place na yun, hindi kasi talaga pwede magpaharurot ng sasakyan, gano'n. O ayan, yan nga pala ang ating next stop, ang Frying Pan Island. O diba, tari ng name. So ang ganda-ganda talaga, panoodin nyo lang yung view. Walang and kayo nang bahalang humusga. Ang ganda talaga pag nakita niyo sa person. O siya, panoodin nyo muna. Dagat. So ayan yung view. Ang ganda-ganda. Ayan ang init-init. Nako, nakakaloka. Sayo yung gluta ko. Char. So dito nga pala sa Canada, hindi uso yung mga gluta-gluta. Kasi gusto nila dito umitim. So walang whitening product dito. Sa pagkakaalam ko, kasi hindi parang akong nag-explore. Char. So ayan na nga mga ka-pinky. Nagdadrive ang aking ninong Deo. Ayan. And ayan ang view na makikita nyo. Puro lawa lang. Yung mga mapuno sa mga gilid-gilid. And ayan. Nag-usap sila ng mother ko. Ayan yung mother ko. Relax lang siya. Kasi sanay naman na siya dito. Kasi nga lagi silang nag-pupunting. So ayan na. So ayun na nga mga ka-pinky, na gusto ko lang din i-inform sa inyo na bago kami umalis din sa place na pinagpa-parkingan ng sakyan ng boat ng mga ninong at ninang, meron pala, syempre ginagawa nila yung mga before and after bago ka umalis. Yung before, yung bago ka pumunta kung saan ka man pupunta, kailangan mo, kasi nag-alis kami ng mga ways-ways, ano dyan, Emil at Leif, yung mga ways na kailangan alisin sa toilet, yon mga waste kinemi na tik. Kayo na bahala. So, yun, na-enlist namin yon. And, bago kami pumalaot, munta sa Frying Pan Island. So, kailangan mong ayusin yon, yung electricity. Kasi doon lang, sa parking na area na yon, doon lang may electricity. So, pwede kang mag-aircon. Pero after that, doon sa pupuntahan namin, wala nang saksakan ng mga ganun. Kasi hindi na yung parking nila. So, ayun, yung mga kailangan nyo gawin, make sure na dala-dala nyo yung food nyo, syempre. And ayusin nyo yung kailangan nyo ayusin, yung mga makina, yung mga kung ano-ano dapat alisin. Kagaya dun kanina, dun sa ano namin, nilis namin yung tubig. Hindi ko lang naipakita. So, ayan na nga mga ka-pinky, yan na naman yung view na mapunta dun sa Frying Pan Island. And kung makikita nyo, kung nakita nyo na yung ang bilis-bilis talaga magpatakbo ng ninyo. O, ayan na yun ata. Bilis-bilis na grabe. Super na-enjoy ko naman yan, in fairness, habang nag-video ako. Super talamsik talaga. Talasik talaga yung mga water sa fest ng lola nyo, o diba? And yan, kung makikita nyo yan, o diba, ang lakas ng ano ng wave. And yung mga kasabay nyo, nakakaloka. Kasi nung pabalik kami, naikwento ko lang. Nung pabalik kami naman, nakasakay ako dun sa boat ng kapatid ko. Mas maliit siya. And nakakaloka kasi pag may dumadaang malalaking mga boat, ano, sobrang yung wave ng ano, sobrang madadala ka talaga as in. Yung parang, alam mo yung wave na dadaanan ng sasakyan, sobrang, ay nakakaloka, nakakalul. Pero hindi mo lang malulain, pero kung malulain ka, nako, sinasabi ko sa'yo, magbonamin ka, girl.
Pero okay naman ako. And medyo natakot ako kasi alam mo yun. Kabado kasi ako. Alam mo yun, naunahan ako ng kaba. Bago yung, alam mo yung mga advance mag-isipin ko ako. Ganun. So, akala ko malalaglag ako. Tapos may pating. Alam mo yung mga ganun feeling. Puro feeling lang. Pero in fairness naman, safe naman kasi nga. Kasi dito sa Canada, ewan ko lang nga, sa lahat naman siguro, dito sa mga tao dito, pag may boat ka, dapat meron kang ano, life vest, gano'n, like, magla-life vest ka, kasi nga, importante yun. Talagang chine-check nila. And, alam nyo ba, chine-check pa kami ng isang, ng, alam yung mga nag-grooming, ano, ng mga police, na, parang mga, ano sila, ano matawag doon, lifeguard, hindi pala sila lifeguard, coast guard, mga yun, para mga coast guard, na mga nag-check sila ng pampiyahe ng mga boat, and then, ano yung katalagang nila, i-check nila kung meron pang ano yung mga kailangan, mga medicine, mga medical kit, hindi niya mga life vest, yan yung mga importante. And alam nyo ba, nalaman ko din na dito sa Canada, pag nag-fishing ka, hindi unlimited, ganun. Hindi pala siya unlimited. Kailangan pala, alam ko, meron kang lisensya. And then after that, pag may lisensya ka na, mga apat na isna lang ang sabi nila, sabi nung ano ko,